Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay gagawa tayo ng flushing door para sa ating kwarto sa second floor. Sumula sa pag-assemble ng kahoy, paglalagay ng plywood, pagkakabit, yung tinatawag na bisagra, at paglalagay dito sa ating hamba hanggang matapos ito. Pero bago mo ng lahat, intro muna tayo. So bali meron tayong kahoy dito mga boss na 2x2. So finish na yan, clean finish. Eskwala na natin to at nakat na natin to. So ang gagawin na lang natin is i-screw na lang natin yung isagadulo. Bali iisang screw lamang yung ilalagay natin mga boss para hindi tayo mahirapan mamaya pag nagpa-final na tayo ng eskwala. At ito pala yung pinakamurang kahoy mga boss dahil mga recycle na kahoy lang to mga boss at pinagdikit-dikit. So simulan na natin. So ito na mga boss, natapos natin gawin yung ating frame. So bali tig-iisang screw lang yun nilagay natin mga boss dito at saka ito. So mamaya pag nalagyan na natin ito ng plywood, so saka na natin ipa-final yung pag-i-screw. So next is magsusukat tayo ng plywood. Bali yung ginamit ng plywood is 1/4. So mamaya is i-discuss ko sa inyo mga boss kung magkano yung nagastos ko at yung mga sukat sa ating pintuan. So ito na mga boss, bali ilalagay natin yung ating plywood. So ito yung ating frame. So gagamit tayo ng 1 inch na pako yung finish yung ulo, 1/4 kilogram. So sa plywood mga boss, hahanapin niyo yung original na cut sa plywood at yung yan yung iuuna yung iiskwala sa ating kahoy kasi mas iskwalado yung plywood kaysa sa ating kahoy o yung ating frame. A few moments later. So ito na mga boss, natapos natin malagyan ng pako yung ating kabilang side ng ating pintuan. So next is magsusukat na tayo para maglalagay na tayo ng brace. Yan. So bali tig 1 foot yung ating distansya ng ating brace mga boss. Pag nagka-cut kayo ng brace mga boss, so i-actual nyo lang ng paglagay para sure na hindi siya mahigpit. Kasi pag nangyari yan, pag mahigpit yung ating kahoy na nilagay sa gitna, yung brace natin, may posibilidad na hindi na matuwid yung ating pintuan. A few moments later. So ito na mga boss, natapos na natin yung ating unang pintuan. So bali, nalagyan na natin yan ng plywood, mga pako. At dito sa gitna mga boss, naglagay tayo ng duble na 2x2 dyan sa gitna. Para yan yung kapitan ng ating doorknob. And so dito naman sa kabila mga boss. So bali ito lang yung kinaya ng isang plywood mga boss. Yan. So bali hindi siya nalagyan lahat ng plywood. So ang gagawin natin is hanap lang tayo ng pira-pirasang plywood at ilagay natin dito.
So yan mga boss, so, ito yung sinabi ko ganina. So nilagyan natin ng dobleng screw para matibay na yung ating pintuan. So next is yung sukat nito mga boss. Bali yung sukat pa nito mga boss ay 72 inches niyan. So pero yung standard nito pag nasa pintuan ng mga room ay 70. Yan yung standard niyan. So yung height naman niya, so 7 feet. So yan, napansin niyo yan mga boss, manilagay akong brace diyan. So yan yung yung sa yung part na yan, yung part na 2x2 na yan, yung nakalapat sa sahig, yan yung kakabitan natin ng bisagra. So yan yung mag-hold doon sa ating hamba. So ito yung, at dito rin sa baba, nilagyan ko rin yan. So bali yan para dagdag pwersa sa ating pintuan. So next is ikakabit natin mga boss. So bali dalawang pintuan yung ginawa natin mga boss dito sa ating kwarto at saka dito sa ating terrace. Yan, so bali yung sa terrace natin is 80 cm yung luwang at saka dito sa ating room ay 72 cm. A few moments later. A few moments later. A few moments later.